subscribe. Hello Kahugot! Welcome po muli sa Bonus Love 2, The Kahugot YouTube Channel. Ang tampok nating kwento ngayon ay re-upload lamang. Ito ay isa sa mga naunang limang kwento ng DKB noon na sinimulan natin noong buwan ng July. Ito ang kwento ng buhay at pag-ibig ni Camia. Pero bago yan, ako po ay nagpapaalala na wala po akong hawak na CLS story kahugot. Ano? Kung nais nyo pong ma-re-upload ang ilan sa mga kwento sa CLS, pwede po kayong mag-message sa ating channel. Baka mabasa ng mga kahugot nating nag-iingat na mga CLS stories at pwede nyong i-request na ito ay ma-re-upload. At ako'y humihiling ulit ng pabor mga kahugot sana po sa mga bago nating viewers dito sa Bonus Love Tube na hindi pa subscribe, kahugot, pa-subscribe. At padamihin po rin sana ninyo ang subscribers ng ating isang channel, ang Kahugot PF. In advance, maraming salamat kahugot. Tayo dumako na sa ating tampok na kwento ngayon, kwento ng buhay at pag-ibig ni Camia. Mula sa DKB, Dear Kuya Bono ng Bonus Love Tube, The Kahugot YouTube Channel. Dear Kuya Bono, magandang oras sa iyo at sa lahat ng nakikinig sa iyong programa. Ako po si Camia. Tunay ko po itong pangalan at oo, mula sa pangalan ng puting bulaklak ang pangalan ko. Pili ito ng aking nasirang ina dahil paborito niya ang halamang ito na kusa lang tumubo sa gilid ng aming maliit na bahay. Ako po ay simpleng babae, salat sa talino ngunit mayaman sa pagmamahal, katapatan at pangarap. Ako po ay nagmula sa isang barangay na halos lahat ng residente ay magkakamag-anak. Kung hindi man kamag-anak, ay feeling kamag-anak naman dahil auntie ang tawag sa nanay mo kahit hindi mo naman siya pinsan. Maliit lang ang aming barangay. Noong naroon pa ako, sa unang pagkakataong ako'y makaboto ay kulang 200 lamang ang bilang ng mga botante. Liblib ang aming pook na yun, Kuya Bono. At 5 taon pa lang ang nakararaan mula nung magkaroon kami ng linya ng kuryente. Madalang ang bahay na hollow blocks ang dingding at semento ang haligi. Karamihan ng bahay doon ay yari sa mga material na nakukuha lamang ng libre sa gubat na nasa paanan ng bundok. Wala halos yumayaman doon dahil kung ang isang residente ay nagkaroon ng magandang buhay sa ibang lugar, hindi na siya babalik sa aming barangay upang doon manirahan. Walang dumadayo doon sa amin para tumira, pero maraming umaalis upang sa ibang lugar makipagsapalaran. Ang kabuhayan sa amin nayon ay pagtatanim ng gulay sa paanan ng bundok. Yun lang, wala na. Ang ilog naman ay wala ng biyayang isda. Ginagamit na lang itong paliguan ng kalabaw at mga tao, lalo na kapag tag-init. Kaya kung ikaw ay doon isinilang at nagkaroon ka ng pagkakataong malaman na mayroon pa palang ibang lugar sa mundo na pwede mong puntahan, magsisimula ka ng mangarap. Nanaisin mo na rin lisanin ang puok na yon. Ako Kuya Bono ay isa sa matagal lang naghahangad na makaalis sa barangay na yon. Una kong maramdaman ang pagnanais na umalis noong tumuntong ako sa first year sa high school. Ngunit noon, Kuya Bono, ay wala akong alam na paraan para makaalis. At wala din akong alam na lugar na maaari kong puntahan. Thank you.
May colored TV ang aming kapitbahay na si Ate Doray na isang matandang dalaga. Doon ako lagi nakikipanood pero madalas may kondisyon. Uutusan muna ako ng uutusan bago ako makapwesto sa isang bangko para manood. Sa TV ako'y namamangha sa mga palabas na ang setting ay Manila o ibang bansa. Napakalayo ng itsura ng mga pook na yun kumpara sa kinalakhan kong lugar. Libre ang mangarap at wala akong kasawaan. Habang mag-isang naglalakad ng 4 na kilometro tuwing araw ng Lunes hanggang Biyernes upang makapasok lang sa paaralan, ay naglalakbay ang isipan ko. Ako'y nangangarap na namumuhay ng marangya sa isang lungsod, sa isang private school nag-aaral, at ang mga kagamitan ko'y mamahalin. Iba't ibang kwento sa pangarap ko o daydreaming ko, Kuya Bono. Minsan nga nangarap pa ako na isa akong sikat na artista at may kasintahan akong ubod ng gwapo. Minsan din ay nangarap ako na anak ako ng isang bilyonaryo. At gusto kong ipakasal ang aking papa sa isang mayamang Chinese, ngunit ayaw ko dahil may iba akong iniibig. Pag-ibig, hindi ko ito naranasan nung high school ako. Hindi naman ako pangit, Kuya Bono, pero alam ko na hindi kaaya-aya ang itsura ko dahil laging luma at kupas sa mga kasuotan ko. Maitim ang aking balat dahil sa araw-araw halos akong naglalakad sa ilalim ng araw kapag ako'y papasok ng eskwela. Siyempre pagpapawisan din ako kaya pagdating ng eskwela ay talagang haggard na ako. Hanggang 3rd year lang sa high school lang naabot ko, Kuya Bono, pero noon ay 18 anyos na ako. Maraming beses kasi akong naghinto at 8 taong gulang na rin ako nung ako'y mag-grade 1. Nagkasakit kasi si ina at pakiusap ni ama noon ay alagaan ko na lang daw si ina. Huwag na raw akong pumasok total, babae naman daw ako. Mag-aasawa din lang daw ako pagdating ng panahon. Mag-aalaga ng mga anak. Tama na daw na marunong akong magbasa at nakakaunawa ng konting English. Hindi ko na tinutulan si ama dahil alam kong tama naman siya. Isa pa kailangan talaga ako ni ina dahil noon ay mahina na siya. Sanhi ng kanyang malubhang karamdaman. Kaya lang hindi nagtagal ang buhay ni ina. Hindi naman kasi siya ni minsan nadala sa ospital upang ipatingin sana sa isang doktor sapagkat wala kaming pera. Naulila kaming 4 na magkakapatid sa ina. Oo, Kuya Bono, 4 kami. Ang panganay naming si Kuya Cesar na umalis sa Nayon noong siya ay magdi-19 anyos, nakarating sa Maynila at doon nakapag-asawa pero mula noon, wala na kaming balita sa kanya. Hindi rin nakarating si Kuya Cesar noong paglamayan si ina. Ang sumunod naman ay si Ate Vilma na may asawa na rin at doon lang din sa Nayon namin nakatira kasama ang asawa at mga anak niya. Tapos ako ang pangatlo. At bunso namin ay si Terio na babakla-bakla. Pero dahil sa kanya ay nagiging magaan ang buhay ko dahil masipag siya sa mga gawaing bahay. May matalik na kaibigan si Terio, si Dodong na babakla-bakla din. Doon kina Dodong laging natutulog si Terio kapag gabi dahil pag sila ay nagkasama, hindi sila nauubusan ng kwentuhan at landian. Itinatago ni Terio ang kanyang kabaklaan kay ama. Pero sa akin ay lantad na siya. Natatakot kasi si Terio na baka daw dusain siya o kaya ay ikahiya ng aming ama.
Noong huling lamay ni ina ay may mga sundalong nakilamay. Nagtaka ako noong Kuya Bono kung bakit may mga sundalo doon. Ang tanong na ito ay nasagot ni Konsehala Miding kinabukasan si Libing. Nagkampo daw sa paanan ng bundok ang mga sundalo at sa aming barangay sila pinakamalapit. Isang umaga abang ako ay nagwawali sa aming bakuran ay may tatlong sundalong dumaan. Base sa mga bitbit nila ay galing sila sa sari-sari store malapit sa amin. Yung isa ay tumigil pa sa paglalakad upang ako ay pagmasdan o panoorin sa aking pagwawalis. Noong makita ko siya ay sa mukha ko siya nakatitig kaya't makaramdam ako ng hiya. Humakbang ako papuntang likuran ng bahay para magtago. Makaraan ng ilang sandali, sumilip ako sa kalsada upang tingnan kung wala na siya. Wala na yung dalawa pero yung isa andun pa at nakangiti sa akin at saka ikinaway-kaway ang kanyang kamay na may hawak na bulaklak ng pulang rosas. Napadilat ang mga mata ko noon tsaka ako mabilis na kinabahan matapos kong maisip na baka pinitas niya ang bulaklak na tanim ni Ate Doray sa tapat ng aming bahay. Matapang si Ate Doray at mahal na mahal niya ang kanyang mga halaman. Dahil doon ay sininyasan ko ang sundalong yon noon na nakangiti pa rin. Sininyasan kong umalis na siya bago pa siya makita ni Ate Doray. A long, long time ago, on graduation day, you handed me your book. I signed this way, roses are red, my love, violets are blue, a sugar is sweet, my love, but not as sweet as you. Umalis nga noon ang kawal at iniwan niya sa bakuran namin ang pinitas niyang bulaklak. Pasimple ko itong pinulot habang panay ang sipat ko sa bahay ni Ate Doray na tapat lang namin. Noong makatiyak ako na walang tao doon na nakatingin sa akin ay saka ako mabilis na pinulot ang red rose at saka ko itinago sa aking blouse. At mabilis akong pumasok sa bahay. Kukuha sana ako ng baso na may tubig at doon ilagay ang rosas ngunit naisip ko baka makita ni Ate Doray. Tapos naisip ko ang napapanood ko sa telebisyon, yung dalaga ay inipit niya sa libro ang bulaklak. Ginaya ko ito. Inipit ko nga ang pulang rosa sa gitnang pahina ng aking lumang libro. At kasabay noon ang pagbabalik sa alaala ko ng mukha ng sundalong yun. Sakto lang ang itsura. Hindi pangit, hindi rin naman gwapo pero matangkad at matikas ang pangangatawan. Napapangiti ako noon na tila ba ako kinikilig. Bahagya pa akong umindayog ng sayaw kahit wala namang musika habang yakap-yakap ko ang aking lumang aklat. Nang biglang, Camia, nakapagluto ka na ba? Narinig ko bigla ang tinig ni Ama na noon ay nasa pintuan pala ng kusina. Nagulat ako at parang nahimasmasan, napahiya. Hindi ko nasagot si Ama sa hilip ay mabilis akong humakbang sa kusina upang ipaghain siya ng almusal. Natatawa ako nun sa sarili ko, Kuya Bono. Nakita kasi ako ni Ama sa ganong ayos na kinikilig at sumasayaw nang walang musika. Hindi ko tuloy matingnan ng diretso si Ama. Baka sinasabi ni Ama sa isipan niya, ako kumikiringking na ang anak ko. May mga crush ako dati sa high school, Kuya Bono, pero pinigilan ko ang sarili kong mahulog kasi nga alam ko namang hindi nila ako magugustuhan. Ako yata kasi ang pinakagusgusing estudyanteng babae sa buong eskwelo noon. Madalas mga akong tuksohin noon sa pamamagitan ng mga salitang babaeng bundok, amazona, black lady at kung ano-ano pa. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nung sabihin ako ni Ama na magtigil na sa pagpasok ng eskwela ay hindi na ako kumontra.
Pero doon sa sundalong nagnakaw ng rosas sa hardin ni Ate Doray, nagsimula na naman akong mangarap, lalo na't nung ilang araw na ang lumipas ay hindi ko na siya nakitang muling dumaan. Kahit na wala na ako halos ginawa sa maghapon kundi ang mag-abang ng sundalong dadaan. Nangarap ako, Kuya Bono, na liligawan ako ng sundalong yun. At siya naman ay aking sasagutin at kami ay magiging mag-asawa. Iuwi niya ako sa kanila. Ang kanilang bahay ay katamtaman ng laki at siya ay nag-iisang anak ng kanyang mga magulang na parehong profesional. Tapos sa unang gabi namin bilang mag-asawa, sa kanyang silid ay natigilan ang isip ko sa andar ng pangarap na yun, Kuya Bono. Parang nag-freeze ang eksena. Wala pa kasi akong idea kung ano ang eksaktong mangyayari sa ganong tagpo. Tsaka parang nakadama din ako ng hiya sa sarili ko sa isiping huhubaran ako ng sundalong yun. Isang gabi ako'y nakahiga na sa aking papag nang parang nagpapaligsahan sa pagtahol ang aming mga aso. Tapos narinig kong may nagtao po ng paulit-ulit sa may bakuran. Napabangon ako at inayos ang buhok ko bago ako lumabas upang tingnan kung sino ang mga dumating. Paglabas ko ng aking silid ay nasa pintuhan na si Ama at kausap ang mga taong dumating. Nandito pero tulog na yata eh. Narinig kong sabi ni Ama. Nagsalita ako at ang sabi ko, "Ama, sino yung mga yan?" Napalingon sa akin si Ama. "Ay, gising pa pala. Ali kayo. Pumasok kayo." Narinig ko ulit sabi ni Ama. Pagtingin ko sa pintuan ay nakita ko ang dalawang sundalo. Biglang bumilis ang pintig ng puso ko noon, Kuya Bono. "Aakyat po sana kami ng ligaw. Kung pwede po," magalang na sabi ng sundalong magnanakaw ng bulaklak. "Camia, aakyat daw ng ligaw." Hindi ako nakasagot kay Ama. Noon ay nakangiti sa akin ang dalawang sundalo. "Ali kayo, pumasok kayo," sabi ulit ni Ama. Noon ay pumasok nga sa maliit naming salas ang dalawang kawal at ako naman ay hindi mawari kung ano ang aking gagawin. "Magandang gabi sa iyo, Vinibini." Bati ng sundalong namitas ng red rose ni Ate Doray. Ngumiti lang ako. Ngiting nahihiya. "Upo kayo." Sa wakas ay nasabi ko nung mapansin kong parang hinihintay nilang paupuin ko sila. At nung makaupo na sila ay, "Ako nga pala si Joel. Ito naman si Kabig." Pakilala niya. Noon ay napangiti ako. "Maiwan ko na kayo dito mga binata ha? Anak, ikaw na bahala sa kanila. Matutulog na ako." Paalam ni Ama. "Sige po, salamat po ha. Sweet dreams," nakatawang sabi ni Joel. Nakita kong ngumiti din si Ama. Parang nalusaw ang puso ko noon sa ngitingin yun ni Ama. Kahit nakulang na ang isang ngipin niya sa harap, ay natuwa ako sa ngiti niya kasi parang kay tagal na ng panahon mula noong huli kong masilayan ang ngiti ng aking Ama. Lalo na noong pumanaw si Ina. "Baka pwedeng malaman pangalan mo, Binibini." Narinig kong sabi ni Joel. Napangiti ako at sumagot. "Camia, sir. Camia po ang pangalan ko." "Oh, bakit may sir?" "Joel na lang at ito nga pala si Kabig." Noon, Kuya Bono, ay ngumiti lang ako. "Ganda ng pangalan mo ha, Camia. At walang duda kasing ganda mo rin ang bulaklak na Camia." Pink flower, pink flower, how sweet you are. White flower, white flower, you look like a star. Blue flower, blue flower, you are a special thing. All the flowers, all the flowers, they make me wanna sing. Thank you.
Naulit-ulit pa ang pagdalaw ni Joel sa akin sa bahay. Kuminsan, hindi si Kabig ang kasama niya. Minsan iba. Yun naman ang hangad ng puso ko noon, Kuya Bono, ang lagi siyang dumalaw. Masayahing tao si Joel. Nung una tahimik lang ang tawa ko kapag siya ay nagpapatawa, pero nung magtagal, malakas na rin akong tumawa. Yun ay noong palagay na ang loob ko sa kanila. Hanggang sa maikwento ko na rin kay Joel ang natatangi kong pangarap sa buhay, ang makaalis sa aming nayon. Ang tanong niya sa akin noon, bakit saan mo gustong pumunta? Kahit saan, huwag lang sa ganitong lugar. Kahit sa bayan lang, pwede na eh. Sa Solano, gusto mo ba doon? Oo, mabilis kong sagot. Sige, kakausapin ko ang pinsan kong may-ari ng RTW store sa palengke. Ang alam ko kasi, naghahanap siya ng tindera eh. Ipapasok kita. Noon ay parang nakakita ako ng maliliit na bituin na nagkislapan ang mga yun dahil sa narinig ko kay Joel. Sige nga Joel, please, tulungan mo nga ako. Pakiusap ko pa. Ngumiti tsaka sinabing, wala yun Camia, maliit na bagay lang yun. At basta para sa'yo, hindi ka magdadalawang salita sa akin. Turn me loose from your hands. Let me fly to distant lands. Over green fields, trees and mountains. Flowers and forest fountains. Namangha ako sa ganda at kalinisan ng Solano, maging mga gusali ng iba't ibang tindahan, at ang kanilang simbahan ay napakalaki. Malayo-malayo ito sa aming bayan na maliit lang, at madalang ko din namang mapuntahan dahil napakalayo talaga ng aming nayon mula sa kabihasnan. Si Joel ang kasama kong nagbiyahe patungong Solano. Nagpaalam daw siya sa kanilang CEO. At noong ding araw na yun, isinama niya ako sa tindahan ng kanyang pinsan sa palengke ng Solano. Tindahan nga yun ng mga damit na RTWO ready to wear. Tinanggap naman ako ng pinsan niya, ngunit ang problema ay stay out daw ang kanyang mga tindera. So kailangan din namin maghanap ng kasero o boarding house ko, pero ang problema, wala akong kapera-pera. Alam ko na Camia. Ay, kaya lang. Kaya mo bang mabuhay mag-isa sa isang bahay? Wala kang kasama at malayo pa ang mga kapitbahay. Pero at least kasi doon, hindi ka na mangungupahan. Libre ang pagtira mo doon. Oo, Joel, kaya ko. Mabilis kong sagot. Hindi kaya delikado. Babae ka pa naman. Hindi, Joel, kaya ko yan. Kaya kong protection na ng sarili ko. Sabi ko na lang. Noon din ay sumakay kami ng tricycle palabas ng bayan hanggang sa huminto kami sa harap ng isang maliit lang na bahay na yari sa bato ang kalahati at yari sa tabla ang kalahati ng dingding. Luma na ang bahay na iyon pero maayos namang tingnan kumpara sa bahay namin sa nayon. Ay, yung susi! Nasa bahay! Palatak ni Joel nung nasa harap na kami ng bahay. Nakatali kasi ng medyo matatabang kadena ang pinto sa harap tapos may malaking padlock. Uwi ako sandali Camia, kukunin ko lang yung susi. Malapit lang naman eh. Okay lang ba sa'yo? Kaya lang medyo magtatagal ako kasi may bibilin din ako para dito. Okay lang ako Joel, sige na. Hintayin kita. Pag-alis ni Joel Kuya Bono ay naupo ako sa simentong bangko sa harap ng bahay. Pero noong mapansin ko ang mga kalat at damo sa paligid ay tumayo ako. At sinimulan ko ang pagdadamo kahit na noon ay mataas pa ang araw kasi pasado alas 4 pa lang noon ng hapon. Pagbalik ni Joel makaraan ng kulang 2 oras ay natagilan siya sa nakita niya. Ang malinis ng bakuran ngunit maduming ako. Basa sa pawis at gulo-gulo ang aking buhok. Fly towards the dreams you've left so very far behind. Fly away, skyline pigeon, fly towards the dreams you've left so very, so very far behind.
Nagluto si Joel noong hapon yon habang ako naman ay naglinis sa loob ng bahay. Mayroon lamang isang silid ang bahay ngunit may kalakihan ito. May kusina, dining room at salas. Sa salas ay mayroong TV at mayroon ding lumang sala set na yari sa kahoy. Ang sahig ay nalatagan ng kulay berdeng linoleum ngunit luma na ito at marami na rin sira. Nasa tabi ng kusina ang banyo na nakatiles ang sahig pero hindi ang dingding. Sa tabi naman ng banyo ay ang poso na napakalakas bumuga ng tubig. Walang kuryente dahil naputulan kaya bumili si Joel ng lamparang digaas. Walang kuryente noon dahil ayon kay Joel ay naputulan daw kaya siya ay bumili ng lamparang digaas. 4 na piraso. Noong kumakain na kami, lahat ng gastos mo Joel, papalitan ko na lang ha sa unang sahod ko, sabi ko. Natawa siya. Huwag ka, Camia. Para yun lang eh. Alam mo, masaya ako sa ginagawa ko. Lalakarin ko nga din pala bukas yung kuryente para hindi mo na kailangan gumamit ng lampara. Ay, nakakaya naman sa'yo, Joel. Wala yun, Camia. Di ba sabi ko noon sa'yo, basta para sa'yo, gagawin ko kahit ano pa to. Noo'y umibig na ako, subalit nasaktan ang puso. Parang ayoko nang umibig pang muli. May takot na nadarama na muli ay maranasan. Ayoko nang masaktan muli ang puso ko. Ngunit nang ikaw ay makilala, biglang nabago ang nadarama. Masaya ako sa pagsisimula ko sa buhay ko dito sa Solano, Kuya Bono. Itong bahay ay bahay daw ng kaibigan ni Joel na ang pamilya ay lumipat sa Sorsogon. Sa kanya inihabili ng bahay at kung may bibili daw ay bahalan siyang makipagtawaran. Makaraan ng isang araw noon ay bumalik na ng kampo si Joel at nag-iwan pa siya ng pera na panggastos ko daw. Noong unang gabi namin sa bahay na ito, nung andito pa siya ay sa kwarto niya ako pinatulog at siya ay natulog sa upuan sa salas. Uminom siya noon ng 2 bote ng beer at habang umiinom ay nagkukwentuhan kami. Magaan na ang loob ka kay Joel noon, Kuya Bono. Napakabait kasi niya. Natinag lang ako noong mapansin kong nakatitig siya sa mukha ko. Alam mo, Camia, maganda ka. Narinig kong sabi niya. Ngumiti lang ako. Lasing ka na yata, sir, eh, sabi ko. Ikaw palang nakapagsabi sa akin yan. Maitim ka lang kasi ngayon, Camia. Kaya hindi masyadong naaaninag ang kagandahan mo pero pag nagtagal ka sa palengke, pag di ka naaarawan, magbabago ang kulay ng balat mo. At saka siguro, bumili ka din ng sabon na pampuputi o kaya lotion. Sige, sabi mo eh. Pero kahit hindi ka maputi ngayon, nakikita ko yung kagandahan ng mukha mo. Sa totoo lang, hindi lang ngayon, Camia, noon pa. Nang pang-unang araw na makita kita na nagwawali sa harap ng bahay nyo. Ano si sir naman? Tsaka alam mo ba, yung kagaya mong simpleng babae ang pangarap ko mapangasawa. Kaya nga nang makita kitang nagwawali sa bakuran nyo noong umagang yon, pakiramdam ko, natagpuan ko ng pangarap ko. Sa sinabi ito ni Joel, Kuya Bono ay parang na-touch naman ako. Hindi ko sukat akalain na may magkakagusto pala sa isang baryotik na babaeng kagaya ko. Gusto kita, Camia. Narinig kong lalong sumeryoso ang tinig ni Joel noon. Hindi ako nakasagot. Huwag mo sanang isipin na sinasamantala ko yung pagkakataong to, Camia. Hindi mo ako kailangang sagutin ngayon o bukas. Gusto kong pag-aralan mo din yung damdamin mo para sa akin. Kung magagawa mo akong mahalin, edi salamat. Kung hindi naman, mananatili pa rin tayong magkaibigan. Para sa'yo, ako'y ibig pang muli. Dahil sa'yo, ako'y ibig nang muli. Ang aking puso'y
Kinaumagahan ay maagang umalis si Joel pabalik ng kampo. Nag-iwan pa sa akin ng panggastos. Alas 6 ng umaga ay naglalakad na ako papuntang bayan sa Solano. Oo, naglakad na ako Kuya Bono dahil wala pang dumadaang tricycle noon tsaka isa pa para makatipid na rin. Nagdala na lang ako ng bihisaan sakaling pagpawisan nga ako at mahagard na naman ay makapagpalit ako. Alam mo Kuya Bono, nung umagang yun ay napatunayan kong ligawin pala talaga ako. Naligaw kasi ako nung papunta ako sa palengke nung unang araw ko sa trabaho. Pero sa tulong ng lahat ng napagtanungan ko ay natuntun ko naman ang tindahan bago sumapit ang alas 8 ng umaga na siyang oras ng pagbubukas ng tindahan. Mabait ang boss naming si Ate Elvin na pinsan ni Joel. Libre kami ng tanghalian at merienda sa tindahan. Noon pa lang Kuya Bono ay alam kong magtatagal ako kay Ate Elvin. Ang kabaitan niya ay sinuklian ko naman ang kabaitan kasi pagan at katapatan sa aking trabaho. Makaraan ng 3 linggo sa tindahan ay biglang dumating si Joel. Bilis mong pumunti ha, palatak nga noon. Tama siya Kuya Bono dahil bagya na ngang pumusyaw ang balat ko noon. Kaya lang nalungkot ako sa naging balita sa akin ni Joel. Malilipat kami ng destino eh. Dadalhin kami sa Marawi. Hindi pa noon nagsisimula ang kaguluhan sa Marawi, Kuya Bono. Taong 2017 noon kung hindi ako nagkakamali. At kainitan din noon ang Operation Tokhang na ipinatupad ni Duterte. Na siya ko ding binoto noong 2016 na siyang kauna-unahang pagkakataong makaboto ako dahil 19 na ako noon. Babalikan kita. Pipilitin kong makabalik ng buhay para sa'yo. Pabirong sabi ni Joel noon. Bumalik pa si Joel kinagabihan. Hinintay niya magsarado kami ng tindahan. May dala siyang single na motorsiklo noon. Noon ay sa labas kami kumain sa isang sikat na fast food. Pagkatapos ay umuwi na kami dito sa bahay. Agad akong naligo at nagbihis. Siya naman ay saglit na umalis at pagbalik niya ay may dala siyang 2 bote ng beer at sitsirya. Uminom ulit siya at binantayan ko para may kakwentuhan siya. Kuya Bono, pakiramdam ko mahal ko na si Joel noon, ngunit hindi ko tiyak kung yun nga ba ang tamang pagkakataon. Pero, Camia, napag-isipan mo na ba yung dinudulog kong pag-ibig para sa'yo? Noon ay sinalubong ko ang mga mata ni Joel. Joel, gano'n mo ako kamahal? Mahal na mahal, Camia. Ikaw yung gusto kong mapangasawa at makasama hanggang sa pagtanda. Noon na hiniwakan niya ang kamay kong nakapatong sa mesa. Mahal na mahal kita, Camia. Mahal din kita, Joel. Noon ay tumayo si Joel palapit sa akin. Marahan niya akong hinila kaya tumayo din ako. Niyakap niya ako at kasunod noon ay sinalubong ng mga mata ko ang puno ng pag-ibig niyang titig sa mga mata ko. At kasunod noon ay ang paglapit ng mga labi niya sa labi ko upang igawad sa akin ang kauna-unahang romantikong halik sa mga labi ko. Asiwa ako nung unang ngunit habang nagtatagal ay nakakatama ako ng damdaming hindi ko kayang ipaliwanag. Hanggang sa hilain ako ni Joel papasok sa silid at doon ay lalong umalab ang kanyang mga halik sa akin. Una sa aking labi, tapos gumapang ang mga labi niya sa pisngi ko, pababa sa leeg ko. Pataas sa aking tenga, pakiramdam ko noon Kuya Bono ay malulunod na ako sa damdaming noon ko lang nadama sa tanang buhay ko. Kung ano man yun ay hindi ko na binalaktanggihan pa. Kahit pa nung madama kong unti-unti ng hinuhubad ni Joel ang mga saplot ng katawan ko.
May naganap nung gabing yon, isang kaganapang kinasabihan kong sana'y maulit muli. Pero umulis na si Joel papuntang Marawi. Wala pa akong cellphone noon, Kuya Bono, kahit naging malabo sa akin kung paano ako makikipag-ugnayan kay Joel habang siya ay nasa malayo. Dumaan ang maraming araw, Kuya Bono, linggo, mga buwan ang lumipas, ngunit wala akong balita tungkol kay Joel. Nahihiya akong magtanong kay Ate Elvie dahil wala naman siyang alam tungkol sa amin ni Joel. Kuya Bono, nalilito na ako noon at nag-aalala. Sa sulok ng isip ko ay hindi maalis ang ideyang baka niloko lang ako ni Joel. At nung makuha niya ang gusto niya sa akin ay wala na siyang balak na balikan ako. Hanggang sa sumapit ang isang gabi, 7 buwan mula nang umalis si Joel. Pasado alas 12 ng madaling araw nung may marinig akong katok sa pinto. Si Joel kaagad ang sumagi sa isipan ko kaya't mabilis akong bumangon at upang buksan ang pinto. Sinindi ko ang ilaw. May kuryente na noon kasi pinakabit ulit ni Joel. Pagbukas ko ng pinto ay nagulat ako dahil ibang lalaki ang napagbuksan ko. Isang gwapo at maputing lalaki. Malamlam ang mga mata niya, ang mga bigote niya ay maninipis ang hibla. Ang kanyang mga labi ay natural na mapula. Sino ka? Tanong ko. Si Kuya Nestor, nandyan ba? Ganito ang sagot niya sa akin. Walang Nestor dito. Ako lang nakatira dito eh. Wala akong kilalang Nestor. Sagot ko. Sandali kami nagkatitigan. Dito siya nakatira eh. Nagpunta na ako dito minsan. Tumira ako dito ng mahigit isang linggo. Sorry, hindi ko siya kilala. Sige ha. Sabi ko, tsaka ako akmang isasara ang pinto nang iharang niya ang kamay niya. Miss, para manong awa. Wala akong ibang mapupuntahan eh. Taga Maynila kasi ako. Akala ko kasi dito pa rin nakatira si Kuya Nestor at Ate Margie. Hindi ko nga sila kilala. Si Joel, kilala mo ba yung sundalo? Hindi eh. So paano yan? Babalik ka na lang na Maynila? Tanong ko. Napatitig ulit siya sa akin. Kung pwede sana, dito na ako magpalipas ng gabi. Please. Napatitig ako sa kanya. Parang binasa ko ang pagkatao niya at nakaramdam kong siya naman ay mabuting tao. Ikapapahamak ko kaya kung magtitiwala ako sa kanya. Para nabasa niya ang isip ko at muli siyang nagsalita. Miss, hindi ako masamang tao. Saan magtiwala ka? Ito yung ID ko. Sabi niya, tsaka dinukot ang wallet niya at pinakita niya sa akin ang kanyang driver's license. Nabasa ko ang buo niyang pangalan pati ang kanyang birthday. Matanda ako ng 1 taon kasi 2000 ako pinanganak. Naawa na din ako sa kanya at oo, pinilit ko na lang magtiwala kaya, okay, sige, pasok ka. Dadalawa lang ang unan ko noon, Kuya Bono. Binigay ko sa kanya yung isa. Pagkatapos nun ay tiniyak kong nakalakang pinto ng silid. Gayun pa man ay nahirapan pa rin akong makuha muli ang antok ko. Siguro nasa alas 2 na ng madaling araw noong makatulog ako. Tumunog ang alarm ng mumurahin ko alarm clock. Alas 6 na ng umaga. Bumangon na ako kahit gusto ko pa sanang matulog. Paglabas ko ng silid ay tulog pa ang lalaki. Nakapantalon siyang natulog pero ang t-shirt niya ay bagyan nakataas kaya nakita ko ang tiyan niyang makinis at maputi. Ang pantalon niya ay bagyan nakababa. Napakislot ako noon. Naalala ko si Joel. Nakadama ako ng init sa katawan ko pero mabilis ko itong iwinaglit. Tinungo ko ang kusina at nagpainit ng tubig na pangkape. Nagising siguro si Hagrin sa kaluskus ko sa kusina. Maya-maya pa ay nakita ko siyang nakatayo sa tabi ng mesa. Good morning. Nakangiting bati niya. Good morning din.
Sagot ko, gusto mong kape? Sige. Nakangiting sagot niya. Ang ganda ng tinig niya, buong buo. Lalaking lalaki pero ang itsura niya ay hindi matured. Bagets siyang tingnan. At may konti siyang hawig kay Joshua Junicio. Konti lang. Noon ay sabay kami nagkape. Ngiti lang siya ng ngiti kaya naman gumaan na ang loob ko sa kanya. Magkwento ka ha, Green. Anong buhay mo? Ay teka pala, baka maliit ako sa trabaho. Gusto mo bang magluto? Tanong ko. Sure. Anong lulutuin? Magaling ako dyan. May kaning lamig dyan. Isang agmo na lang tapos may itlog at tuyo dyan. Kumakain ka ba ng tuyo? Oo naman. O sige, maliligo lang ako ha. Mag-iigib pa kasi ako eh. Mag-iigib? Ako na lang yung mag-iigib. Mabilis lang naman magluto eh. Huwag na ha, Green. Exercise ko na kasi tuwing umaga mag-iigib eh. Magluto ka na lang. Okay, you're the boss. Nakangiti ako abang naglalakad papuntang trabaho. Laging 45 minutes ang nilalakad ko tuwing umaga. Kahit may tricycle, kung hindi naman umuulan na hindi ako sumasakay. Kuripot ako, Kuya Bono. Sobra. Aminado ako dyan. Hindi ko bibilhin ang isang bagay kung gusto ko lang. Bibilhin ko lang siya kung talagang kailangan ko talaga siya. Tapos madalang akong bumili ng karne. Gulay at itlog ang laging meron sa kusina. At yun nga, nakangiti ako ng umagang yun dahil kay Hagrin. Ang gaan agad ang loob ko sa kanya. Tapos ang gwapo kasi niya, lalo na kapag nakangiti, eh laging nakangiti. Naisip ko rin si Joel, ang lalaking nakauna sa akin pero ang daming tanong sa isip ko. Bakit di man lang niya ako sinulatan? Sulat na nga lang kasi wala naman akong cellphone noon. Kung umuwi man siya, bakit hindi man lang niya ako sinilid? Binisita. Kinagabihan, masaya akong umuwi. Umaasa ako na daratnan ko pa rin doon si Hagrin. Kaso, wala siya. Hindi nakalakang bahay pero sarado ang pinto. Ang napansin ko lang, napakalinis ng bahay. Naglinis pa si Hagrin bago siya umalis. Kaya lang nalungkot ako. Pagpasok ko ng kwarto, parang nabunutan ako ng tinik na makita ko ang bag ni Hagrin sa likod ng pinto. Napangiti ako. Maya-maya pa'y dumating na si Hagrin at may bit-bit na dalawang supot na malalaki. Agad siyang umiti nung makita niya ako. Sa kagaling, akala ko umalis ka na. Tanong ko. Sa bayan, bumili lang ng lulutuin tsaka mga groceries. Ang dami niya na. Sabi ko tapos biglang lumungkot ang mukha niya. Gusto mo ba akong umalis? Tanong niya. Hindi. Mabilis kong sagot. Agad ding bumalik ang matamis niyang ngiti na nagpakilig na naman sa akin. Ang gwapo mo, sabi ko. Tsaka di ko na malayang pinisil ang pisngi niya. Aray, sabi niya. Hindi ko sukot akalain na gaganti siya. Dalawang kamay niya ang pumisil sa magkabilang pisngi ko. Tawa kami ng tawa. Kahit noong magkatulong kaming magluto pero puro pa rin kami tawanan dahil sa mga kwento niya. Ang saya-saya ko, Kuya Bono, dahil kay Hagrin. Di ko may paliwanag kung bakit. Basta alam ko ayaw ko siyang umalis. Kahit saan man siya galing, ano man ang dahilan kung bakit siya nandito, wala akong pakialam. Basta ang mahalaga sa akin, nandito siya sa piling ko. Kay sarap nang may minamahal ang dagdig ay may kulay at buhay. Tatlong linggo na si Hagrin dito noong March 17, 2018. Ang araw na yun ay 18th birthday niya. Sa tatlong linggo niya dito, Kuya Bono, ang dami niya nang ginawa. Pininturahan niya ang loob ng bahay. Pera niya ang pinambili niya ng pintura. Tapos yung buong bakuran, walang bakanting lupa, lahat tinamnan niya ng iba't ibang gulay. Yun ang gawain niya araw-araw.
mag-alaga ng pananim niya. Sa hapon, kung ilang oras siyang nagdidilig. Ang plano pa niya ay mag-aalaga daw siya ng manok at baboy sa likuran. At nung gabi na yon, nagulat na lang ako ang daming pagkain sa mesa na nadatnan ko. Tapos mayroon din siyang kalahating case na beer sa sulok. Ano to? Bakit ang dami mong niluto? Birthday ko. Nakangiting sagot niya. Binati ko siya pero ang sabi niyang parang nagtatampo. Ganun lang, wala bang kiss? Natigilan ako saglit pero... Sige, kiss lang pala eh. Tsaka ko siya hinagkan sa pisngi. Shit, sarap naman. Nakatawang sabi niya. Kumain kami Kuya Bono at pagkatapos noon ay inaya niya akong uminom. 20 na ako noon Kuya Bono pero noon lang ako nakatikim ng beer. Maya-maya ay nagkwento na siya. Ah, nagtatago ako Camia eh, kaya ako nandito. Ba't ka nagtatago? Sa ano? Sa Tokhang. Takot yung mama ko, baka daw ako mapatay. Tsaka yun din ang tip ng pulis na kaibigan ni mama. Lumayo daw muna ako at magtago. Gusto kong matakot noon kay Hagrid pero sa totoo lang wala akong madamang takot. Tatlong linggo ko na siyang kasama sa bahay pero wala naman siyang nagawa o naipakitang hindi ka nais-nais. Bakit Hagrid? Pusher ka ba? Hindi naman. User lang dati kaso yung mga barkado ko kasi mga pusher. Pero sumurender na sila. Eh ako ayokong makulong eh. Kaya lumayo na lang ako. Ganun ba? Hindi ako masamang tao Camia. Nagka-problema lang ako ng mabigat dati kaya ako napasama sa mga adik. Ako hindi pa naman ako adik eh. Masaya ako dito. Yung mga ginagawa ko, yung mga tanim ko at syempre higit sa lahat masaya ako kasi nandito ka kasama ko. Ang nais ko'y laging kapiling ka. Alam mo bang tanging ligaya ka? Nakainom kami nung gabing yon. Ako di pa ubos yung isang bote, tamado na ako. Napakadaldal ko na kaya naman naikwento ko na rin sa kanya ang tungkol kay Joel. Ang dami din niyang tanong sa akin at sinagot ko naman ng puro katotohanan. Pati yung tanong na, mahal mo ba yung Joel? Oo, pero nasan siya? Hindi ka nagparamdam eh. Tingin ko nga, inisahan lang ako eh. Kinuha lang niya yung pagkababae ko tapos, yun, naglaho na parang bula. Ako, hanggat maaari hindi kita iiwan Camia. Pagkasabi ni Hagrid nito ay hinawakan niya ang kamay ko. Nagkatitigan kami. Mamaya pa inilapit niya ang mukha niya sa mukha ko. Alam ko na kung anong gagawin niya. Pumikit na lang ako habang sabik na nakaabang ang mga labi ko sa pagdapo ng mga labi niya. Okay, sarap nang may minamahal. Asahan mo, pag-ibig ko'y tunay. Kung si Joel ay dinala ako sa alapaap, si Hagrid sa langit. Mahusay si Hagrid, Kuya Bono. Sanay. Palibhasa nga, taga Maynila. Mahal ang tawagan namin ni Hagrid at yun ang gustong gusto ko. Ang sarap kasi noon sa pandinig. Dumaan pa ang mga araw na araw-araw at gabi-gabing maligaya kami ni Hagrid. Napaka-sweet niya. Napaka-maalalahanin. Bumili siya ng motor na second hand para may panghatid sundo siya sa akin. Sustentado siya ng mama niya kaya maaluwan ang naging buhay naming dalawa. Yung sweldo ko nga hindi nababawasan. Buo ko siyang naipapasok sa bangko. Pag kasi nag-grocery kami ni Hagrid, pati mga personal kong gamit binibili niya. Pati mga damit at panty ko siya ang bumibili.
Magugulat na lang ako pag nakita ko may bago akong damit sa aparador. Kuya Bono, mahal na mahal ko na si Hagrid noon, kaya naman hindi maalis yung takot sa dibdib ko. Paano kung biglang dumating si Joel? Or paano kung bigla din akong iwan ni Hagrid? Ang takot kong ito, Kuya Bono, ay nangyari. Isang gabi sinundo ako ni Hagrid at ang sabi niya may bisita daw kami sa bahay, yung mama niya. Natuwa pa nga ako, Kuya Bono, kasi gusto kong makilala ang mama niya. Kaya lang nalaman kong may kasamang babae ang mama niya na noong makita ko ay tila lalamunin ako ng buo dahil mabalasik, mabagsik ang titig sa akin ng babaeng yon. Maganda siya. Sopistikada ang dating, sosyal. Ah, si Marga, girlfriend ko sa Maynila. Ganito ang pakilala ni Hagrid sa babaeng yon. Nagpanting ang tenga ko sa narinig kong yun, Kuya Bono. Napatitig ako kay Hagrid. Hinila niya ako palabas ng bahay. Mahal, I'm sorry. Hindi ko nagawang aminin sa'yo na may girlfriend ako sa Maynila. At hindi ko alam na kasama siya ni Mama na darating dito. Nasampal ko si Hagrid. Mahalin mo mukha mo. Sigaw ko sa mukha niya tsaka ako tumakbo palayo. Iniwan ko siya nung gabing yon. Nagpunta ako sa boarding house ni Carmina, nakatrabaho ko. Doon ako nagpalipas ng gabi, ngunit hindi ako halos nakatulog dahil iyak ako ng iyak, pero tahimik na iyak dahil ayokong maistorbo si Carmina. Kinaumagahan ay mugto ang mga mata ko, pero pumasok pa rin ako. Nanghiram na lang ako ng damit kay Carmina noon. Buong maghapon na yon ay si Hagrid ang nasa isipan ko. Ini-imagine ko pa na darating siya sa tindahan at kakausapin ako, pero hindi yun nangyari. At pag uwi ko dito ng gabi, wala na si Hagrid. Wala na rin ang mga gamit niya. Sinisi ko ang sarili ko sa sobrang pagkakuripot ko, Kuya Bono. Sa totoo lang, kaya ko namang bumili ng kahit na mamahaling cellphone na noon. Sana, pero nanghihinayang talaga ako sa pera. Kaya binabangko ko lahat. Kaya lang sana may cellphone ako nung time na yun para makausap ko si Hagrid. Yun nga lang, kahit naman bibili ako,
di ko rin naman memorize ang CP number niya. Araw at gabi nalulungkot ako at nalilito Kuya Bono. Sa gabi di ko maiwasan na mapaluha kapag naalala ko si Hagrin. Ang sakit. Sandali lang pala yung ligaya na yun kasi may mahal pala siyang iba. At oo, kung ganda ang pag-uusapan, talong-talo ako sa girlfriend niyang taga Maynila. Ano ba naman ang laban ko doon? Isa lang naman akong kuripot na baryotic girl. Nung gabing yon, nakaharap ako sa salamin. Pinagmamasdan ko ang sarili ko. Hindi na ako maitim, Kuya Bono, at oo, gumanda na ako pero iniwan pa rin naman ako. Muling tumulo ang luha ko. Kitang-kita ko yon sa salamin. Ano ha? Pinatihim ka lang. Pagkatapos iniwan ka rin. May pa-Joel-Joel ka pa. May pa-Hagrin-Hagrin ka pa. Iniwan ka rin lang matapos kang matikman. Kawawa ka naman, no? Kahit wala na si Hagrin, dinidirigan ko pa rin mga tanim niya tuwing umaga. Inaagahan ko na lang lalo ang gising para hindi ako malate. Sa pagdaan pa ng mga malulungkot na araw, malaki na ang mga tanim na gulay ni Hagrin. Yung kamatis at talong namumulaklak na, yung ampalaya nakaakyat na sa balang at yung mga sitaw na turo nagsisimula ng mamunga. Tuwing Linggo ay hindi ko nakakaligta ang magsimba at magdasal ng taimtim na sana bumalik pa si Hagrin. O kaya si Joel, basta kahit sino sa kanila. Kasi nahihirapan na akong mag-isa. Yung umagang yun na palabas na ako ng simbahan matapos ng First Mass, nagulat ako na mapagsino ko ang lalaking makakasalubong ko. May kahawak kamay siyang babaeng buntis. Maputi ang babae pero hindi maganda. Ang lalaking yon, hindi ako pwede magkamali dahil napakaliwanag ng umagang yon. Ang lalaking yon ay si Joel. Kay Ate LV na boss ko at pinsan ni Joel ako nagtanong. Kinapalan ko ang mukha ko. Ate LV, may asawa na ba si Joel? May kasama siyang babaeng dumating dito nung isang araw. Buntis yung babae. Ang sabi niya magiging tatay na siya at yung babae, girlfriend niya pero hindi pa sila kasal. So technically, hindi pa sila mag-asawa. Thank you ate, sabi ko. Ate ka, Camia, kayo din ba ni Joel? May kayo ba? Ano po? Hindi ko alam, Ate LV. Paano di mo alam? Kahit naman po sabihin kong may kami, buntis na yung inuwi niyang babae. Hindi na po ako aapila. Magpaparaya na lang ako alang-alang dun sa bata sa sinapupunan ng babae. Tama ka, Camia. Pero sana kayanin mo. Pinagdaanan ko rin yung ganyan. Halos masira ang buhay ko noon. Ako na ang humihingi ng dispensa sa'yo para sa pinsan ko. Okay na ako, Ate Elvie. Lilipas din lahat ng to. Taos sa puso ko ang sinabi kong yun kay Ate Elvie. Kawawa talaga ang mga babaeng binuntis pero iniwan lang.
At akala ko dati sila lang, hindi ko akalain na ako din pala. Umaga ng May 12, 2018, ang sama ng pakiramdam ko. Nagduduwal ako. Kinabahan ako, Kuya Bono, kaya bago ako pumasok ay bumili ako ng PT kit. Sa CR, sa tindahan ko ginamit ang PT kit at nanghina ako. Kuya Bono, sa nakita ko, positive, buntis ako. Wala akong pinagsabihan kahit kanino. Inihanda ko na lang ang sarili ko. Tama pala na nag-ipon ako ng pera dahil manghanganap pala ako mag-isa. Plano ko noon, uuwi na lang ako sa amin kapag malaki na ang tiyan ko. Doon ako manghanganak. Isisilang ko ang bata at palalakihin. Tsaka ako babalik sa Solano para magtrabaho ulit. O dili kayo, subukan ko namang mag-apply sa ibang bansa. Domestic helper. Masakit, Kuya Bono, ang sinapit ko, para wala naman akong choice kundi ang tanggapin at harapin ito. Pero yung magpalaglag, hindi sumagi yon sa isipan ko. At hindi ko yung gagawin. Tinanggap ko na lang na ganun siguro talaga ang kapalaran ko. At hindi naman ako nag-iisa. Si Chris Aquino nga sobrang yan. Pansin kong wala na sa gilid ng bahay ang motorsiklo ni Hagrin. Naisip ko baka ninakaw ng kung sino. Tapos napansin ko bukas ang pinto. Noon ay gumapang sa puso ko ang pag-asa na bumalik si Hagrin. Dumiretso ako sa kusina at nakita ko ang mga bunga ng kamatis at talong na masinop na nakalagay sa plastic na tiklis. Maya-maya pa sa sulok ng mga mata ko ay napansin kong may tao sa pinto ng kusina. Pagharap ko, isang napakagwapong binata na may pinakamatamis na ngiti ang nakita ko. Hay mahal, bumalik ka. Bakit ayaw mo? Paano yung girlfriend mo dun? Pinagpili niya ako? Siya o ikaw? Tapos, siya ang pinili ko. E ba't nandito ka? Para lang umani ng gulay. Siya ang pinili kong iwanan. At ikaw ang pinili kong makasama habang buhay. Sabi niya habang humahakbang palapit sa akin at nung nasa harapan ko na siya, ay ginawaran niya ako ng isang napakaalab na halik. Kay sarap nang may minamahal ang dagdig ay may kulay at buhay. At kahit na may pagkukulang ka, isang halik mo lang, limot ko na. 19 pa lang noon si Hagrin, Kuya Bono, kaya hindi pa kami pwedeng makasal. Nung una ay duda pa ako sa kanya, pero nagpumilit siyang umuwi daw kami sa amin dahil gusto niyang makilala si ama. Lumaki kasing walang tatay si Hagrin kasi maaga daw namatay ang papa niya. Mayaman naman daw ang mama niya kaya't nagawa silang itaguyod ng mag-isa. Kitang-kita ko ang kakaibang saya noong makarating si Hagrin sa aming nayon at ang sabi pa niya, "This is paradise for me." "Ano ka mo?" "Mahal, dito ko gustong tumira." "Ano?
bingi ka ba? Sabi ko, dito ko gustong tumira habang buhay. Narinig kita. Hindi lang ako makapaniwala na gusto mo dito sa lugar na iniiwan ng lahat. Hayaan mo sila, basta ako gusto ko dito. Masaya din si Hagrin na nagmano kay Ama. Ipinakilala ko siya kay Ama at kay Terio. Si Terio, laglag baba nung makita niya ang asawa ko. Dream boy, di ba? Sabi ko kay Terio. Pahingi din ako, ate, sabi niya. Nang ano? Nang gayuma, yung ginamit mo dyan, oh. Binatukan ko si Terio. Gagawa na akong ginamit na kung ano dyan. Ganda lang, sabi ko. Umirap sa akin si Teroy. Sabay balik ang tingin ng taas baba kay Hagrin. Nagtataka ako nun sa kapatid kong bakla. Parang nun lang nakakita ng gwapo. Kinausap namin si Joel. Oo, Kuya Bono, nakipagkita kami kay Joel upang kausapin tungkol sa bahay. Dumating din ang may-ari ng bahay ng babayari na namin ito. Yung Nestor pala na hinahanap ni Hagrin noon ay pamangkin na may-ari na dati ring tumira dito. Pera galing sa mama ni Hagrin ang pinambili sa bahay at lupang ito. Bumili din si Hagrin ng pick-up at bumili din siya ng 2 hektaryang lupa sa amin na siya niyang ginawang tumana at poultry. Hilig ni Hagrin ang magtanim, Kuya Bono, at mag-alaga ng hayop. Diyan lang sa likod ng bahay ay mayroon siyang baboy na 15, tapos may manukan din siya sa amin. Pinatigil niya na ako sa pagtatrabaho pero nanghihinayang ako kaya nag-online selling naman ako. Oo, Kuya Bono, may cellphone na ako pero bigay ng mama ni Hagrin na noon ay ka-vibes ko na. Nagpasalamat siya sa akin kasi napagbago ko daw si Hagrin. Sabi ko, wala naman akong ginawa para magbago siya. Ah, basta, ikaw ang dahilan, Camia, kung bakit nagbago at bumuti ang anak ko. Salamat sa iyo. At ito ang pangako ko. Susuportahan ko kayong dalawa sa lahat ng hakbang nyo sa pagpapaunlad ng buhay nyo. 3 magkakapatid si Hagrin pero mag-isa niyang lalaki kaya si Mama Brenda ay sobrang excited sa magiging unang apo niya. December 7, 2018, isinilang ko si Tikboy. Canary Hug ang pangalan ni Baby Boy namin pero itong asawa ko ang nagpalayaw sa kanya ng Tikboy. Dumating si Mama Brenda 2 days matapos akong manganak sa ospital. Siya na naman ang nagbayad ng bills ko. Tuwang-tuwa siya sa kanyang apo. Ang mungkahi noon ni Mama Brenda ay sa Maynila kami tumira pero malakas ang sagot ni Hagrin. Hindi! Dito kami titira, Mama. Pero noong March 2019 ay nagbakasyon kami doon nang kulang 2 linggo. Inip na inip doon si Hagrin kaya bumalik din kami kaagad dito. Dito kasi ang paraiso daw niya. Sa December pa naka-schedule ang kasal namin ni Hagrin sa simbahan. Pero ang plano ko ay simplihan na lang. Kuripot pa rin kasi ako hanggang ngayon, Kuya Bono. Anyway, hanggang dito na lang ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko at sana po ay mabasa nyo rin po ito. Lubos na nagpapasalamat, Camia. Wala nang iibigin pang iba. Bye.
Subscribe.